Secondfold, learn from me. So una, come to me. Pangalawa, learn from me. Take my yoke upon you. The yoke is what? It represents the commands of God. Ano yung tsura ng yoke? Yan, no? Pamatok. Yan yung linalagay sa kalabaw or baka para mag-araro. Take my yoke upon you. Take my commands, sabi ng ating Panginoon Diyos. You want to rest? Embrace the commands of God. So if we regularly read the Bible, anong mababasa natin doon? We see that Jesus said to his followers, if anyone wants to come after me, he must deny himself, pick up your cross. Yan po, ikaw yan, tayo yan. The cross is a symbol of radical change. And then, follow me. Our greatest illness is sin. This is what nailed Jesus to the cross. Worthy is the Lamb. Gustong-gusto ko yung kantang yun. Ginagamit ko yun sa baptism. Our physical illness or trials are crosses we have to carry and offer to God. And you know the word carry? In the context of to carry the cross, the biblical context, ang ibig sabihin ng carry is to trust in the Lord. So when we carry our cross, we trust God even if our lives are so heavy, so burdened. Pero dito, when we pray to God for a speedy recovery, pag may sakit ka, it is just natural for us to do so, di ba? Pag may sakit tayo, Lord, tapos magte-text pa tayo, please pray for the speedy recovery of. Okay lang yun, walang problema. Kahit naman ako, ginagawa ko yun. Pero pag lumalalim ka na, iba na ang prayer mo. Ang prayer po natin ay ano, but did we ever pray, Lord, teach me to patiently offer my sufferings to you? Ganon ang dasal ng mga santo. Minsan nga nagugulat ko pag binabasa ko yung mga lives of the saint, hinahanap niya yung paghihirap in order to offer to God. Tayo naman, Lord, alisin mo po ito, please asap. Ang ganyan hindi masama. But, you know, God sometimes allows this trial so that we can change the context of our prayer. Kaya last year, anniversary ko ngayon, September 15, kauuwi ko lang galing COVID isolation. Doon ko natutunan to. Lord, I offer my sufferings to you. Alam mo, parang gumaan bigla kahit naka-oxygen ako. Yan ang krus natin noon, dami. Dagdagan mo pa yung marami kang iniisip sa buhay na parang tumutulo ng dugo sa kaiisip mo sa mga problema. Idagdag mo pa yung kalaban na nanggugulat ng tutokso. Tapos ang sabi ng Diyos, take my yoke upon you. Again, to carry the cross means trust the commandments of God. Trust His word. Hindi naman po tayo pinabayaan ng Diyos eh. Kaya ang tanong po sa atin, will you still follow Jesus? Sagot! Oh, parang okay na rin. Oh. Amen, amen. Parang may ano eh. Parang lumilipad yung aeroplano, nahihirapan. Amen. Disciple, a little one who learns, stay behind the master and allow him to lead you. Sabi ni Saint Padre Pio, the cross will not crush you. If its weight makes you stagger, paminsan-minsan, lupay-pay tayo, hindi makausad, its power will also sustain us. May kapangyarihan po ang krus. Kaya alam niyo po, kung titinan po natin yung mga santo, yung mga imahen nila, madalas labis lang may hawak na krus. Diba? Because it reminds them of the power of the grace of God through the cross that will sustain us. Unless a grain of wheat falls to the earth and dies, it remains alone, but if it dies, it produces much fruit. The commandments of God will produce much fruit in us if we trust God in the midst of the crosses in our lives. Yan ang radical change. The grain of wheat. Kaya, paningin po natin, did we change? Did our prayer change? May iba na ba yung panalangin natin? Kung dati-dati, tagi po tayo may hinihingi, which is not bad, again, okay lang, pero ngayon, tayo na ang nagbibigay sa Diyos. We offer our sufferings. Lord, I offer my suffering. Kaya lang kung minsan, di ba, nauntog ka lang pag, minsan gusto mo magmura. May problema ka sa opisina, gusto mo magwala. Mga cross natin sa buhay. Kung nagbago na lahat yan, then, ano sabi ni Jesus, yung pangatlo, third fold invitation, follow me.